Pinakawala na ang karamihan sa 19 na dayuhan na nadatnan ng motoridad sa pagsalakay nila sa mga villa na maumanay Pogo Boss sa Pampanga. Hawak pa rin ang motoridad ang kasamahan nila na posible raw na isa sa mga hinahanap na boss ng Bamban Pogo. Saksi, si Darlene Guy. Sa bisa ng search warrant, 5 villa ang hinalughog sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga. Sakop ng mga warrant ang mga inuupahang villa ng mga big boss ng Pogo sa Bamban Tarlac at mga business partner ni Bamban Mayor Alice Bu. Pero hindi inabutan si Wang Jiyang, isang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Natagpuan naman sa isang villa ang ilang dokumentong nakapangalan kina Zhang Ruijin at Lin Baoying, mga incorporator ng Bamban Pogo na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa umano'y money laundering. Iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba, mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Posible kayang may nakapag-tip na naman ng operasyon? The suspicion is always there. Na there are some people who are not doing the Philippine government a favor. Yun na lang ang sasabihin ko. Hindi man nahuli si Wang Jiyang, 19 na foreign nationals ang inabutan ng mga otoridad. Sabi ng PNP, CIDG at PAOK, kasama rito ang posibleng isa sa mga hinahanap na boss ng Bamban Pogo. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad. Maaaring isa siya sa mga nakatapos ng mga middle level bosses or managers. Kapag na-validate po namin, ikakasuhan po namin siya ng immigration violation sapagkat hindi po niya naipakita yung kanyang mga dokumento. Pero kung improper naman po ang kanyang, kung proper naman po siya, he will be released also before the 36 hours ay lumipas. Ang 18 pang foreign national, pinauwi na matapos makitang may sapat silang mga dokumento at hindi sila kasama sa anumang watchlist. 2 Pilipino rin ang inabutan ng mga otoridad sa operasyon. Kabilang ang isang dating pulis na miyembro ng Police Security and Protection Group o PSPG. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga like yung mga tinotorture. And then pictures ng mga isang insidente ng pamamaril. Yung deklarasyon ng iba dito, nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Go. But of course, iimbestigahan pa talaga natin. Ay, hindi po. Wala po. Hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari. Hindi ko po gagawin yun. Wala po akong idea sa mga ganun. Kasi yung boss nga po namin dito, pag pumunta rito once a year, twice a year, ganun. Hindi namin alam mga pangalan kasi binabansagan lang namin eh, may komang, si komang, gano'n. Gayunman, pinauwi na rin ang mga Pilipino dahil sa kawala ng sapat na ebidensya. Ayon sa PAOK, posibleng nagsilbing hideout ito ng mga tumakas mula sa mga Pogo na sinalakay noon. Patunay rito ang mga dokumentong may pangalan nila at ilang torture device gaya ng bat at iba pang gamit pamalo na nakita sa mga villa. Siguro ito po ay hideout nila na gaya ng kanilang mga gamit, places of residence and relaxation, pero as a an actual skunk farm, baka hindi ho. Humarap ang pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC sa media ngayong hapon. Leased o nirerentahan lang daw ng Fontana Development Corporation ang lupa mula sa CDC. Kaya wala raw control ang CDC sa pagpapatakbo ng resort. Pero matagal na raw silang nakakakita ng mga paglabag. There were several violations na nangyayari, legal at saka contractual obligations ng Fontana para sa CDC. We wrote Fontana several letters last year and also this year, marami since February. Well, because of yung mga unang nangyari that there were raids na regarding ano pa rin, yung during the time ng COVID and also yung mga other contractual obligations niya, katulad ng hindi pagbabayad, ng mga lease, payment, most of these violations are from the failure niya to get permits in terms of yung sa construction activities niya. Sa mahigit 200 villas sa Fontana,
kalahati o nasa 100 villas daw ang walang occupancy permit. Mula Pebrero, mahigpit na nilang binabantayan ang Fontana. Nakatimbre na rin daw sa kanilang security na kailangan ipagbigay alam sa administration at sa mga law enforcement agency ang anumang kahinahinalang aktibidad sa Fontana. Lately, meron silang na-observe na binato sa PAOK. And then, ito rin ang ginawang basis ng PAOK to get a search warrant. Pinadalhan na raw ng CDC ang Fontana ng formal na liham para hingin ang kanilang paliwanag sa nangyari. Ito raw ang magiging basihan ng sarili nilang investigasyon para malaman kung sususpindihin o ipasasara ang resort. Kahit kami naman, ayaw namin maging haven ng mga kriminal. That's why we are now, it's not only now, na gusto namin, nakikipag-coordinate kami at nakikipagtulungan kami sa national agencies. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng Fontana. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.